Hello, hello! Maaga po tayong pumunta ngayon sa palengke upang mamimili tayo ng mga frozen goods. And syempre, kasama ko po si Bossing. So tara na! Go na tayo! Buhay ng isang tindera, bow. Maaga po kaming umalis ng bahay, tingnan nyo, madilim pa, super early in the morning po kami. Binabaybay po namin ang kalsada papuntang Bangkeruhan, Davao City. Ayan po, kasi mamimili tayo ngayon ng mga frozen goods, pandagdag tinda na din sa ating tindahan. And finally, nakarating na tayo dito sa palengke ng Bangkeruhan. At diretso tayo sa ating suki. Dito po ako na bumibili ng aking mga frozen goods, mga chicken. Kasi mura lang po dito at suki ko na din sila. Kaso nga lang hindi ko napicturan yung buo kabuuan ko na napamili dito. Kasi medyo marami akong dala. Kaya okay lang. So dito tayo mamimili. Tadang! Puno na naman ang aking freezer. So klase-klase po yan. May mga siupaw, mga hot dogs, ayan, may naka-individual na po tayo na hot dog kasi mas ano, makaka-budget yung mga customer natin pag isa-isa lang kasi alam niyo naman ang pure foods mahal talaga. So ito po yung isang freezer ko. So marami na po yung mga hot dogs at iba't ibang mga nuggets. And ito naman yung mga DIY na mga chorizo at mga iba't ibang mga tocino and siomay at saka lumpia. Ayan po ang ating napamili. Natumutal po siya ng 8,495. So ayan po lahat. And ito na naman si Auntie. After niyang mamalengke, dito naman siya sa isang area na pinakapaborito talaga niya, ang area ng Chicheria. Ayan, kasi madami po tayong mga overstocking, kaya dinidisplay na. Kasi pahak-pahak na naman po. So arins-arins, ligo-ligo, bahid-bahid. Ayan na, para makumpleto na ang ating Chicheria section. So marami kasing bumibili dito, kaya minsan nakawatag-watak na ang ibang mga klase ng mga chicheria, kaya kasabay dyan ay aayusin pa din natin para naman magandang tingnan. Ganoon naman talaga ang trabaho natin, di ba? At ganoon naman din talaga ang trabaho ng mga customer natin. Walang pakialam kahit saan napunta ang mga stocks. Kaya ayan, patapos na po si Auntie! Hello! Magandang umaga po sa iyong lahat, sa ating mga kasari. Kumusta po kayo? Sana po ay okay lang po tayo. Medyo maingay po yung aircon ko kasi iba talaga pag window type, talagang maingay siya. Ang lakas-lakas ng boses. So, ganito. Mahiya man ako mag-vlog na may tao kasi kaya hindi ko na lang lakasan yung boses ko. So, for today's video naman, ang pag-uusapan natin ay paano ba natin mapapalaki or masusustain ang ating negosyo ng pagkakaroon ng pagtitinda or ng ganito, ng sari-sari store. Sa pagkakaroon natin ng negosyo ay hindi puro lahat ay kita, puro saya, puro bili or marami tayong customer. May mga pagkakataon na wala talaga, di ba? So paano pa natin 'yan ma-handle? Ako, naniniwala ako na kahit na kunti lang yung bumili sa akin every day, basta mayroon tayong tawag nito, may bumibili sa store mo, ay patuloy lang mag-isip tayo ng mga strategiya na makakatulong paano makapaghatak ng mga customers, lalo na kumplituhin natin yung mga paninda natin at yung mga side nun sa pagkakaroon natin ng customer service, magandang customer service sa tindahan natin, ay talaga namang makakatulong din ang pagdi-develop ng attitude at saka mindset natin. Kasi minsan, tayo, pag magka-13 tayo or magka-encounter tayo ng mga challenges na tingin natin na ay matumal ngayon, ay walang bumibili, ay lugi,
So mag-stop na tayo. Pero kung gusto talaga natin yung trabaho natin at mayroon tayong tamang pamamaraan, pag-uugali, yung willingness natin at yung goal natin sa buhay na mapalago natin ang ating negosyo, ay wala naman talagang imposible. So, kahit na medyo matumal, minsan may mga araw na kunti lang yung benta natin, kaya nga nagsiset kami ng goal na dapat in everyday, ito yung minimum at dapat ito yung maximum. And then, masaya na ako pag at least makaabot, makalampas tayo ng tawag nito, ng kuta natin. Kasi, hindi lang naman tayo ang mayroong tindahan, diba? Minsan nga, katabi lang. Dito sa akin, sa katabi ko, mayroon din, marami din yung tinitinda nila. Pero, bakit ba namin pinapatuloy ang magkaroon ng ganitong negosyo? Kasi ako naniniwala ako lahat dito, maraming taong nakatira dito sa amin. So, hindi lang po yung target namin dito na nasa sa, ano lang, nasa subdivision lang na nakatira. May sa kabilang subdivision pa at saka yung mga outside dito sa subdivision namin na talagang dito naman talaga sila bumibili. And isa sa nakakatulong na mapalago natin ang ating negosyo ay magkakaroon po tayo, marunong po tayo mag-diversify sa business natin. Ano po yung ibig sabihin kong mag-diversify? Yung hindi lang mag-isip tayo ng mga bagay na pwede nating ibenta, na idagdag doon sa ating paninda. Kaya nga ako nag-iisip ako, ano ba yung need nila? So, kung ano yung mga hinahanap ng mga customer. Dati ko pa, binablog ko na kung ano yung request ng customer. Eh, talagang hahanapin ko yun at saka kailangan ma-display ko na pagbalik niya. So, kaya kahit na ano, kaya mayroon ako mga personal collections, mayroon ako mga pagpaganda, kasi need naman nila. And then, malaki din ang kitaan doon. So, hindi lang ako nag-rely doon sa mga basic needs. Dapat meron tayong iba na pwedeng maibinta sa ating tindahan para dagdag kita na din. So, pag-isipan natin ng mga pamamaraan, no? Mga marketing strategy, mag-aral po tayo, matuto po tayo, marami po tayong mga kasari dyan na matagal na din sa ganitong negosyo, na ano yung mga strategy nila. So, pag-aralan natin kung pwede ba itong may apply sa ating tindahan. Kasi, kailangan talaga nating i-sustain. Kasi sa pag-inegosyo, hindi lahat masarap, maginhawa, marami kang customer, minsan wala, pero patuloy pa din tayo sa ating pagninegosyo. Kasi kung hindi, pag mawalan tayo ng pag-asa, ayun, mag-stop na tayo, isasara na natin yung store natin. Ang tendency is, mas lalong mawawala yung customer natin. Kasi, dito sa amin, pinifix talaga namin yung schedule namin sa pagtawag dito, pag-open ng aming store. Kasi, minsan nga, pag 6, alam nila na 6, wala pang 6, nakahilera na po dyan sa labas, lalo na pag school day. So, kailangan talaga nating i-accommodate yung ganong pangangailangan ng ating mga customer. Kasi pag mabuild natin yung relationship natin sa kanila, kahit na marami pang maglabasan dyan ng mga tindahan, ay talagang hahanap-hanapin yung tindahan natin. So, mag-isip tayo ng mga strategy, no? Minsan nga pag pumunta ako sa mall, so mag-isip ako, paano kaya nila napanatili na napalaki nila itong mall? So, isa sa mga nakita ko doon ay, kung pansinin niyo ha, pag magpunta kayo ng SM or kahit nasaang mall, every time na pumalik tayo doon sa kanila, ay mayroon talagang pagbabago. Nagkakaroon sila ng rearrangement. So, parang, wow! Ito na naman yung mukha at saka kung ano yung mga seasons na darating. Mayroon silang naka-highlight na mga product noon. So, yun yung ginagawa ko as much as possible na kaya kong gawin na, halimbawa, anong season, like Holy Halloween year yung araw ng mga patay or yung Christmas. So, dapat may naka-highlight tayo doon sa paninda natin. Ano ba yung mga needs during that time? So, dapat magiging ano tayo, magiging maganda yung ano natin, yung planning natin. Nandun na din tayo sa planning, ano? Darating din tayo sa planning for the whole year. Ano ba mga special occasion na mayroon tayo dito sa Pilipinas na kinagigiliwan ng mga tao, higit lalo sa mga bata? So, hindi season yung ano ha, yung magbenta tayo ng mga laruan. Kasi isa din yun sa mga makakatap ng mga bata, ng mga customer natin. Like,
mga candies, ganyan yung mga bagong mukha ng mga candies, anong uso ngayon sa na makikita nila, na ano yung uso ng mga candy na kinakain nila, lalo na pag makikita nila sa social media. So dapat mayroon din tayong ganun. Isa din yun sa strategy na magkakaroon tayo ng customers attraction through yung target natin sa mga bata. Kasi syempre, ang mga bata, pag sinabi nila, madun tayo bumili kasi may ganito silang pagkain. O, diba? So, pag pumunta na yung parents, sasabay sa kanila, tapos makita yung tinda mo na marami pala, kompleto pala, mayroon kang mga bago, siguradong bibili din yun. So, hindi lang yung laruan nyo, yung gusto ng anak nila ang pwedeng bilihin. So, maraming pwedeng bilihin. Kaya, dagdag kita na rin sa atin yun. So, sa ating pagninegosyo ay sabayan talaga natin ng sipag, tiyaga, yun naman yun, built-in naman talaga yun. Kasi kung wala ka nun, hindi talaga mag-sustain yung negosyo natin. So, tuloy lang tayo ipaglaban natin yung mga goal natin, like for example, itong business na to. Kasi makakatulong ito sa ating pamilya, di ba po, isa sa mga source of income natin. At higit sa lahat, ay nakakatulong pa din tayo sa ating mga customers, di ba, sa mga pangangailangan nila. Kasi hindi lang naman tayo nagdinegosyo na parang kita-kita lang, kundi nakakatulong din tayo sa pangangailangan ng mga tao sa paligid natin, di ba? So, kung may unos man, may challenges man na dumating sa ating pagninegosyo, lagi lang pong tandaan na patatapos din yan. Lahat po may paraan paano tapusin, paano isolusyonan yung mga problema natin. But importante yung tayo na nagmamanage sa business natin, paano ba natin harapin pag mayroong mga challenges na ganon. So patuloy lang po, kasi darating din ang time na mabibuild na natin, magkakaroon na tayo ng mga bagong customers, ganyan. So babalik pa din yung sales na inaasahan natin sa ating tindahan. So, tuloy lang po natin ang ating laban. So, yun lang po yung message ko for the day at dito sa video ko na alagaan natin, no? Panatilihin natin maganda yung takbo ng negosyo natin. Kung mayroon mang mga challenges, ay hindi natin dapat na mawalan tayo ng pag-asa or ma-discourage po tayo. So, yun lang po. Thank you po. And God bless po sa inyong lahat.